Mga idol, makibalita muna tayo mula sa labas ng ating bansa. Ayon sa ating source, lumahok ang mga barkong pandigma ng US, South Korea, at Japanese sa ballistic missile defense drill sa karagatang silangan ng Korean Peninsula noong Miyerkules, isang bihirang pagpapakita ng trilateral defense cooperation na naging madalas dahil sa pagiging agresibo ng North Korea. Ang USS Barry, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer, ay nakibahagi sa joint drill, kasama ang destroyer mula sa Japan Maritime Self-Defense Force at Republic of Korea Navy, hinihayag ng tatlong bansa sa magkahiwalay na pahayag. Hindi nabanggit sa mga pahayag ang North Korea, na naglunsad ng Intercontinental Ballistic Missile noong Sabado at dalawang short-range ballistic missiles noong Lunes. Sinabi ng Indo-Pacific Command ng militar ng US na ang drill ay nagpapahusay sa interoperability ng ating mga kolektibong puwersa at nagpapakita ng lakas ng trilateral na relasyon sa ating mga kaalyado sa Japan at Republic of Korea. Ang kooperasyong ito ng trilateral ay sumasalamin sa aming mga pinagsasaluhang halaga at paglutas laban sa mga humahamon sa katatagan ng rehiyon, idinagdag ng pahayag ng US. Sinabi ng Minister of Defense ng Japan na ang ehersisyo ay nagpakita ng pangako ng tatlong bansa na protektahan ang ating seguridad at kasaganaan, at sa pagpapalakas ng internasyonal na kaayusan na nakabatay sa mga patakaran. Ang drill, na ginanap sa katubigan sa silangan ng Along Island ng South Korea, ay nakatuon sa pagtuklas, pagsubaybay, at pagharang ng mga ballistic missiles, sabi ng Joint Chiefs of Staff ng South Korea. Ang tatlong bansa ay nagsagawa ng katulad na ballistic missile defense drill noong Oktubre. Noong buwan bago iyon, nagsagawa sila ng anti-submarine drill sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Matagal nang hinikayat ng United States ang Japan at South Korea na magkaroon ng ugnayan sa mga mas malapit na banta, kagaya ng North Korea. Ngunit ang ganitong pakikipagtulungan ay napabayaan sa mga nakaraang taon, dahil sa makasaysayang pagtatalo na may kaugnayan sa brutal na pananakop ng Japan noong 1910 hanggang 1945 sa Korea. Nagbago iyon simula noong nakaraang taon, nang ang North Korea ay naglunsad ng hindi bababa sa 75 missiles. Ang ilan sa mga missiles ay naging dahilan ng mga alerto sa air raid at mga babala sa shelter sa South Korea at Japan. Dinagdagan din ng North Korea ang iba pang uri ng provocation, kabilang ang pagpapadala ng hindi bababa sa 5 surveillance drone sa South Korea noong huling bahagi ng Disyembre. Ang Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk-yeol, isang konserbatibo na nanunungkulan noong Mayo, ay kumuha ng mas matatag na paninindigan laban sa North at nais na mapabuti ang relasyon sa Japan bilang bahagi ng pagsisikap na iyon. Parehong pinalawak ng South Korea at Japan ang kanilang sariling bilateral military drills sa Estados Unidos. Kahapon, 19 Abril taong 2023, ang Estados Unidos at South Korea ay nagsagawa ng isang tabletop exercises sa Pentagon. Ang drill na nakabatay sa talakayan ay nilalayon upang bigyan ang mga opisyal ng South Korea ng mas mahusay na pag-unawa sa kung paano tutugon ang Washington sa hypothetical na pag-atake ng nuklear ng North Korea. Habang pinapalawak ng North Korea ang mga kakayahan nito, ang mga opisyal ng South Korea, kabilang si Yoon, ay nagpahayag ng mga pagdududa tungkol sa pagiging epektibo ng pangako ng pagtatanggol ng US sa South Korea, at nanawagan sa Estados Unidos na pataasin ang mga pagpapakita nito ng lakas ng militar sa rehiyon. Galit na tumugon ang North Korea sa dumalas na mga pagsasanay. Sa isang pahayag noong nakaraang linggo, ipinangako ni Kim Yo-jong, ang kapatid ng pinuno ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un, na gagamitin ng kanyang bansa ang karagatang Pasipiko bilang isang firing range, kung ipagpapatuloy ng US at mga kaalyado nito ang kanilang masasamang aksyon. Ang pahayag ay nakita bilang isang banta na magsagawa ng full range test ng ICBM, isang bagay na hindi pa nagawa noon ng North Korea. Ang lahat ng mga nakaraang missile test sa North Korea ay gumamit ng mga matataas na trajectory na lumilipad ng mataas sa kalawakan bago tumilapon sa tubig na medyo malapit din sa North Korea. Ang full range na pagsubok ay magiging mas provocative dahil ito ay maaaring dumaan ng Japan at maaaring magtungo sa direksyon ng isang teritoryo ng US, gaya ng Guam. Makakatulong din ang naturang pagsubok ng North Korea, na ipakita na ang mga warhead nito ay makakaligtas sa matinding init ng muling pagpasok sa atmosphere ng mundo. Ang North Korea ay ganap na may kakayahang magpaputok ng isang ICBM sa isang normal na angulo, ayon sa isang conclusion ng Defense Intelligence Agency ng South Korea, na nagpaalam sa mga mambabatas ng South Korea noong Miyerkules, ayon sa Yonhap News Agency.
Ang ahensya, na nakalink sa South Korean Defense Ministry, ay nagsabi rin na naniniwala ito na ang North Korea ay malapit ng maglunsad ng military spy satellite, gayon din ang magsagawa ng ikapitong nuclear test, sa mga darating na araw. Please subscribe to the magazine channel for more news updates.